Plano raw ni Senator JV Ejercito na paimbestigahan ang naglipa ng cyber scam kahit pasado na ang SIM Registration Act. Ayon sa senador, mismong ang anak daw niya ay natangayan ng 120,000 pesos ng isang scammer noong nakaraang buwan lang. Nagpanggap daw ang scammer na empleyado ng bangko para makuha ang one-time password o OTP ng credit card. Napaniwala daw ang kanyang anak dahil alam ng scammer ang ilang personal na impormasyon gaya ng address at birthday. Dahil dito, suportado raw ni Ejercito ang hinihinging confidential funds ng Department of Information and Communications Technology o DICT kung gagamitin ito para sa pagpapabuti ng cybersecurity ng bansa. Sang-ayon din daw ang mambabatas na i-realign ang budget ng ilang ahensya para maipambili na lang ng mga kagamitan ng DICT at NBI. We have to upgrade yung mga equipment. We have to hire mga IT, no? Yung ibang scammer nga, sabi nga nila ganun eh, dapat na kinukuha mo diyan yung mga nang-scam kasi yes, sila yung alam. If we have to increase the budget for cybercrime of the ICT, NBI, or ito mga ito, ako supportive ako dyan. Mga kapatid, Cheryl Cosin po, huwag maging brief at maging una sa lahat para sa tuloy-tuloy na balitaan at karagdagang informasyon sa mga napapanahong isyo ng lipunan. Tumutok lamang at mag-subscribe sa social media pages ng News 5.